sobrang fuck up nung mental health ko, self-confidence. Asking God, why? Suicidal thoughts. Hey guys! It's your Filipina girl, Zatricia. Kumusta? It's been a while and I didn't expect to be away for so long dito sa YouTube. Though, alam kong nakikita niyo akong active sa iba kong social media and nakakapag-upload ako dito ng mga papitik-pitik na YouTube shorts, pero yung mga gantong content, hindi ko pa ulit siya nagagawa and sobrang na-miss ko to. And na-miss kong gawin to. Na-miss ko kayo, in short. For the past few months, sobrang daming nangyari. As in, sobrang daming nangyari behind the camera, behind life without YouTube for the meantime, without lifestyle upload, ganyan. And gusto ko siyang i-share sa inyo yung mga natutunan ko and all. So yung mga ayaw ng chikahan, next video ka na lang muna. Marami akong contents na hindi ako nagsasalita. This vlog is also for those my subscribers na gustong tanungin kung okay lang ba ako, kung kamusta na ba ako. Para sa inyo to. So eto na yon. After Duha collaboration, kung nakikita niyo yung in-upload ko last 2 months ago, I think, pinush ko lang yung sarili ko na tanggapin yung collaboration na yun since sayang din and magandang brand siya. Kahit sobrang fuck up nung mental health ko, pinush ko yung sarili ko kasi kailangan. You know what guys, nagkaroon ako ng moments na sobrang bumaba yung self-confidence ko. As in mababa talaga. Parang natakot na akong humarap sa camera, natakot na akong humarap sa inyo, pero hinayaan ko kasing sarili kong mamiss ko yung ginagawa ko noon. Hinayaan ko yung sarili ko hinayaan ko yung sarili ko magkaroon ng way back home sa inyo dito sa YouTube. And dumating din ako sa point na asking God, why? When? Where? And ano yung purpose ko ba talaga dito sa earth? Ano bang purpose ko? Ano bang purpose ng buhay ko? Yun yung mga thoughts ko nun. And dumating din ako sa suicidal thoughts. Ewan ko kung napansin nyo, pero nag-deactivate ako ng aking social media accounts. Hindi ko lang alam kung anong month yun. Parang month of May. My birth month. Nag-deactivate ako ng aking social media account for some reason. And nung bumalik na ako kay Facebook, kasi deactivate siya I think 3 weeks lang naman. Nung bumalik na ako, naglinis ako ng timeline ko. Naglinis ako ng ilang photos, dinelete ko. And may mga pinrivate akong pictures. Kasi sobrang natotoxic na ako kay Facebook. Ewan ko, para bang, alam mo yun, anytime, anywhere, pwede kang pakalma ng tao. So, parang mas pinili ko na lang na, okay, ito na lang yung gusto kong makita nyo. Ito na lang, hanggang dito lang. And hindi na rin ako gaanong nag-check ng messages sa messenger. Sorry guys, hindi na talaga gaano. Nilimit ko yung sarili ko ng gumamit doon. Kumbaga, ngayon, tinitingnan ko lang siya for a while, chine-check ko lang, pero hindi ako gano'n nagbababad doon. So, ang naging comfort zone ko na social media ginagamit is si Instagram, si TikTok, and si Threads. You can follow me. Ayan, yan lang yung username na ginagamit ko sa lahat ng aking social media accounts. And yung Facebook kong sinasabi is, yun yung parang ginawa ko na lang private, pero nakikita pa rin naman ng ibang tao. Some of you know and some of you hindi alam na I am very afraid to make friends sa girls, magkaroon ng girlfriends because of past issue, past trauma. So, I build my walls high up sa mga girls. So, surrounded ako, and thankful naman ako, surrounded ako by a lot of boyfriends, kaibigan lalaki. Pero, this time, nung nawala ako dito kay YouTube, I try to ibaba ng konti yung walls ko. While I was gone, I tried to meet new people, to meet new friends, kasi binubuha ko nga na konti yung walls ko. And I did it. Nagkaroon ako ng kaibigang babae. I also meet a lot of people, like
I go clubbing. Nag-clubbing ako and masaya siyang experience, pero syempre dapat drink moderately. Huwag kang gagaya sa akin na dumb ways to guys. Anyways, yon, masaya siyang experience for me and dapat natutunan kong responsible tayo dapat kapag umiinom. Hindi tayo laging aalagaan. So, luckily, lagi akong inaalagaan ng mga kaibigan ko. And nagkaroon ako ng outdoor activities like gumagala kami ng kaibigan ko, nagka-coffee kami ng friends ko, nag-gym ako, and also, I date with the nature. Nakapag-date ako sa nature, kay Mother Earth. And sobrang nakaka-heal siya ng soul. Tulad ng sinabi ko kanina, gusto kong i-share sa inyo yung learnings, realization. So first, na natutunan ko and na-realize ko is save yourself, lalo na kapag kaya nyo na. Cut people na alam nyong hindi good sa inyong mental health, kahit pa family, friends, or best friends, kung sino man yan. Cut nyo yung mga taong yon kung trauma lang naman yung binibigay sa inyo and hindi siya okay sa mental health nyo. Lalo't lalo na kung kaya nyo naman na isave yung sarili nyo from them. So, save yourself. And sa totoo lang, nakakatawa pala, no? Nag-i-exist pala talaga yung mga taong hindi naniniwala sa mental health ng isang tao. Yung parang ang insensitive nila about it. Hindi sila naniniwala na may anxiety, na may depression. So, nag-i-exist pala talaga sila. So, yung mga ganong tao, kinakat ko na. Second is, I learned to prioritize myself. Di ba nabanggit ko kanina na sobrang bumaba yung self-confidence ko dahil sa nangyari? Pero di ko na lang siya i-share sa inyo. Basta bumaba yung kumpiyansa ko sa sarili. Pero this time, sobrang taas na ng confidence ko. And pinangako ko sa sarili ko na no one can take that away again from me. Third is heal your inner child. Kapag kaya nyo na by things na alam nyo makakapag-heal ng inner child nyo, like mga toys, ganyan, kung hindi kayo dati nabibilhan ng Barbie and all. So, ganun yung ginawa ko sa sarili ko. Hinil ko yung inner child ko na dati kasi parang nasasabihan akong maarte when it comes to my pananamit, when it comes on how the way I look. Kaya parang nalilimit yung pag-aayos ko. So, I become sobrang extra. Hindi, kumbaga, ginawa ko yung mga bagay na hindi ako napagbigyan noon. Like yung mga, maarte kasi talaga ako sa katawan. Yung mga lotion and all, binili ko yon, yung mga ganyan. Tapos yung sa nails, ayan. Kudos to Zach's Mama's Nail. Kayo po yung nag-heal na inner child ko. Kasi back then, parang, alam mo yon, pinagagalitan ako about it. Kasi bata pa naman, though gets ko, bata pa naman. Pero, ayan, ngayon nagagawa ko na siya. And sobrang saya. Ang saya ng puso ko kung nagagawa ko na yung mga bagay-bagay na yun. Fourth learning and realization sa aking buhay lately is I learn what to post in public and what to keep in private. Yes, may nakikita kayong mga pinopost ko sa social media and yun lang yung ina-allowed ko guys na makita nyo. Yun lang yung ina-allowed kong malaman nyo. Hanggang dun lang yun. And yung mga kinikip ko in private, sila yung kinikip ko sa evil eye na publiko. Sila yung ayaw kong mawala sa akin. So, it's better to keep it na kami lang or kami-kami na lang or akin lang yun. Yun lang yung gusto ko. So, kapag may mga tanong akong hindi masagot sa inyo during my live, kasi nagla-live ako ng TikTok, pagpasensyahan nyo na ako kasi yun lang yung mga bagay na kinikip ko. Kapag dinededma ko, alam nyo na yun. Gets nyo na siguro yun. Kinikip ko sila in private. So, kapag may sinagot ako, yun yung mga ina-allowed kong ipakita sa inyo or malaman nyo in public. Kasi lately, na-realize ko, mas maraming nakakaalam, mas maraming nakikialam, and mas alam nila kung paano kasi sirain. Fifth is, I learned to say no. Ako kasi yung tipo ng kaibigan na parang laging available sa lahat. Onting ayaw mo lang, andyan ako. So, this time, I learned to say no kasi minsan, hindi yun yung nakukuha ko in return kapag kailangan ko naman sila. Hindi ko naman sinasabi na kung ano yung nakuha nila sa akin is kailangan din nilang ibalik. Kumbaga, nakakadala lang na parang lagi na lang ako. Paano naman ako? Parang ganong, sana gets nyo. Six is I think mas responsible na ako this time. Sa mga action na gagawin ko, sa mga sasabihin ko, responsible and wiser na ako this time. Hindi nyo na ako mauutakan this time.
Today is month of August and September, October, November, December. Few months left. Iiwan na natin sa 2023 and ayoko nang sayangin yung months na yon. Hindi ko na sasayangin yung oras ko para sa mga walang pentang bagay. And this time, mas focus ako sa sarili ko. Mas focus akong i-work out yung mga bagay na meron ako tulad itong YouTube. And syempre yung mga business na meron ako, yun yung mga paglalaanan ko ng panahon at oras. Syempre, hindi ko rin kakalimutan palagi ang mag-enjoy kapag nakakaramdam ako ng stress. Ganun. So, I hope you enjoy this video as I enjoy filming this video. Please like if you enjoy it, subscribe, and click the bell button so that you will get notified every time I uploaded a new video. And last and but not the least is always take a break. Though, alam kong lahat naman, kailangan ng break, kailangan ng pahinga. So, huwag mong hahayaan ang sarili mong hindi ka nakakapagpahinga. Bounce back ka na lang ulit kapag alam mong kaya mo na ulit harapin ang mundo. So, bye! See you on my next one. Mwah!